Kita nyo na, guys. Apo, sir. So, from time to time, mag-out ako dito sa yung ano dito sa PowerPoint para bisitahin ko kung meron pa tayong signal. Kasi natatandaan ko, nangyari na sa akin to eh. Daldal ako ng daldal, sarap na sarap ako sa pag-explain. Yung pala, wala na akong kausap. Kaya from time to time, chine-check ko. No? Kaya pahinto-hinto ako minsan. Okay. So itong materials na ginagamit ko ay hindi sa akin. So ibig sabihin, hindi ako gumawa ng PowerPoint presentation. Okay? So makikita ninyo yan mamaya. So ano yung tinatawag ng Islam? At tayo naman, elementary pa lang tayo, sinabi na ang Islam ay reliyon ng kapayapaan. No? Kaya lang, parang napaka-ironic nung nangyayari kasi nga, ang Islam ay kadikit, unfortunately, ay idinidikit lagi sa terrorism. So, paano nangyari yon? So, mamaya, i-explain ko sa inyo kung yung posibleng naging dahilan kung bakit parang ganun talaga yung parang dinidikit sa kanila lagi yon. Of course, ang pangunahin ng gumagawa ng idea na ang Islam ay kadikit-kakambal ng terorismo ay yung sino pa? Hindi yung nangunguna sa North Atlantic Treaty Organization, which is the United States of America. Siguro magtataka bakit ganun ako magsalita. Eh kasi yun naman talaga nangyayari eh. Kahit naman tingnan ninyo yung kasaysayan ng mundo, mula nung naging world power ang United States of America, mula nung nanalo siya sa unang digmaang pandaigdig, no? Siya yung nanguna doon. Lagi na lang siyang sumasali sa mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa siyang international interloper, paki-alamero. Ngayon, dahil siya yung natitirang superpower, siya yung parang kumokontrol at nagdidikta ng parang iisipin ng ibang mga bansa, no? Ang nangyayari kasi, maganda naman sana kasi mabuti naman yung ginagawa ng Amerika. Kaya lang, lagi natin tatandaan na yung ginagawa ng bansang ito, ng world power na Amerika, ay hindi para pangalagaan lang lagi. Pangalagaan alone yung kapanganan ng itong bansa, kundi primarily, pangalagaan ng kanyang sariling interes. Okay, kaya ako lang nabanggit sa inyo para kahit papano, isang side lang yung guys ha, kasi meron naman ibang side. Ito yung pag kailangan natin, ganito yan, hindi kasi uubra na, halimbawa, itong topic to Islam, tapos sa iba pa natin mga topics, hindi siya kakayanin na madiscuss lahat sa loob ng isang oras, dalawang oras. Kailangan talaga, kahit medyo mahirap sa inyo, kung gusto ninyo mas malalim yung matututuhan ninyo, kailangan ninyong magbasa pa ng bukod dito sa itinuturo sa inyo. Kumbaga parang ako, magiging guide lang, no? Tapos magbibigay ako ng opinion ko base sa nabasa ko, na pag-aralan ko sa loob ng mga ilang dekada na sa pagbabasa. Okay? Sige, diretso na tayo dito. So dito, sabi dyan, no, the religion of Islam is the acceptance and obedience to the teachings of God. Yan, obvious yan. No? Kasi kahit naman sa, ayan, may nagpapa-add, kahit naman sa ibang religion, ibang Abrahamic religions, nasan na, nawala. Ayun, eto. Na sumalpot. Okay. Kahit naman sa ibang Abrahamic religions, ito pala. Okay. Ganun din naman yun eh. No? Yung obedience required yun. No? Kasi para mapatunayan na talagang naniniwala ka, sumasamba ka dun sa Diyos na tinatawag, yung kinikilalang Diyos sa isang particular religion yun. So, strictly speaking, kung pag-uusapan natin yung talaga, kasi ito eh, yung Islam, tandaan natin, ay isang monotheism religion, no? Naniniwala to sa isang Diyos lang. Kaya lang, ang unique sa kanya, ang hindi naman siya eksaktong unique. Pareho, kahawig ang Islam ng Judaism. Sa Judaism kasi, isa lang yung kinikilala nilang Diyos, no? Yung nasa tetragrammaton, no? Yung YHWH. Although binibigkas ito ng iba bilang Yahweh. Although sinabi ko na ito sa iba kong lecture na yung YHWH, hindi eksaktong Yahweh ang bigkas doon. No? Nilagyan na lang siya ng substitute. Nilagyan ng vowel para mabuo yung thought. No? Mabuo yung pangalan. But the original pronunciation of the name of the Lord, no? yung God ng mga Hudyo, ay hindi alam eksakto, no. Ang nakakaalam lang yung mga naon ng
nabigyan ng tamang bigkas nito. Kaya lang, sa sobrang sacred niya, sa sobrang paggalang ng mga Hudyo, hindi nila pwedeng banggitin. No? Kaya nga, bawal talaga din, di ba, kung pag-uusapan natin kaya sa Christian and Judaism doctrine, yung magbibiro ka gamit yung pangalan ng Diyos, bawal yun. Okay? Kasi, ganun talaga dapat ginagala. Okay, anyway, so balikan natin. So, sinasabi dito, galing daw ang ano, yung Islam and Muslim are derived from the Arabic word for submission. Ayan. So, si Muhammad mismo, nag-isip ng pinakamagandang itatawag dun sa kanyang mga kapanalig at saka sa sarili niyang reliyon. Muhammad is the founder of Islam. Siya talaga yung nagturo noon. Siya yung nauna nag-isip noon. Siya ang nag-device ng everything. Siyempre, yung mga ibang mga bagay-bagay na mga yung modification sa Islam, ito yung mga naisipan na lamang ng mga sumunod sa kanya. Kasi tandaan natin, ang reliyon, kagaya din ng ibang mga movements, no, eh nagkakaroon ng evolution niya, nag-evolve yan eh. Lalong-lalo na depende sa pangangailangan at depende sa mga political decisions. No? So, yung reliyon, hindi na iiwasan na makadikit lagi ng politika yan. So, parang ganito yan, guys. A contrary to popular belief, okay, na ang mga Muslim, di ba, ang mga Muslim, di ba, pag sumasamba sila, hinahanap nila yung direction kung nasan yung Mecca, particularly yung Kaaba, yung malaking bato na itib, no, yung structure doon sa may Mecca. Kasi doon sila sumasamba, no, ilang beses na bow sila doon, di ba. Yun yung alam natin talaga. Tama yon. Pero dati-dati, hindi dun sila, hindi yung dating direction na hinahanap nila. Alam nyo ba na yung unang-unang generation na mga Muslim, ay hindi ko alam kung alam to ng ibang mga Muslim na kaklase nyo, na, o mga kakilala nyo, na ang talagang original na kung saan direction sila tumatapat ay hindi sa Kaaba, hindi sa Mecca. Alam ko saan? Sa Jerusalem. Guys, sa Jerusalem talaga. Bakit? Eh kasi ang kasi si Muhammad, naniniwala siya, no, Muhammad o Muhammad, no. Naniniwala siya kasi kasama rin naman 'yon sa aral nila. Na ang founding father ng religion niya, ng Islam, is Abraham, 'di ba? So pumapatak kasi, kaya nga 'to tinawag na Abrahamic religion eh, no. Kasi ang Islam, ang Christianity, no, at saka yung Judaism, eh isa ang naging pinagmulan niyang ano ng tatlong reliyon niya, which is Father Abraham. No? Ay kinikilala nila sa Abraham. Kaya lang ang sa kanila kasi ibang claim nila sa katauhan ng kanilang ancestor, no, which is Ishmael. According to them, si Ishmael anak talaga ni Abraham, which is true naman, no? Pagdating sa bloodline naman, totoo naman, according sa Bible, no, anak naman talaga ni Abraham yun. Kaya lang, yung claim nila, pangalawang asawa si, ano, si yung nanay ni Ishmael, which is not true. Kung titingnan mo yung Bible, ang sinasabi ng Bible, ibinigay yun ni Sarah kay Abraham, yung kanyang alipi na babae, para anakan ni Abraham. Kasi nga, desperado na si Abraham na magkaroon ng baby. Hindi siya mabigyan ni Sarah kasi ilang taon na si Sarah. At saka, vogue si Sarah eh. Tapos tumanda na at lahat, hindi pa nagkakaanap. Diba? Kaya nga hindi makapaniwala si Sarah na at the age of 99 yata, yung hindi ako nagkakamala, mas pagkakatanda ako, magkaka-baby pa siya. Ganun siya katanda na nagka-baby. Diba? Tingnan ninyo, nasa Bible naman yon. I may be wrong dun sa age, pero matanda na siya. Hindi na talaga nire-regle. So, ganun lang yung nangyari. Okay? So, merong mapapansin nyo, parang may na-twist yata sa story na binuo ni Muhammad. No? Eh, karapatan naman yun. Kasi in the first place, siya yung nagtatag na reliyon. Sa interpretation niya, sa mga aral niya, sa mga binuo niyang mga guidelines, mga kung ano ng Chechebreche dun sa kanyang reliyon, nasa sa kanya yun, kasi siya yung founder eh. So, it's up to you dun sa mga pinangangaralan niya kung maniniwala. Yun yung point. Nung nangangaral si Muhammad sa Israel, no, sa lugar na maraming nandun ng sentro ng mga ng Judaism, tapos dun sa mga lugar, no,
na marami ang mga Kristiyano. Alam niyo ba, unfortunately, sad to say, wala masyadong naniwala sa kanya. No. Sa part niya, sad to say, no? Kasi ang nangyari doon, unang-una, yung tinuturo niya, eh, parang, ano pa bang pilit? Naiba ka doon sa, alam na namin, doon pa kami sasama sa reliyon mo. Bakit pa kami sasama? Eh, masaya na kami dito kasi ang tinuturo niya, hawig din doon sa tinuturo ng Judaism. Hawig din doon sa tinuturo ng Christianism. No? So, anong nangyari doon? Tapos, mahigpit din doon sa religion ni Muhammad, yung Islam. So, ikaw naman, nandun ka, komportable ka na doon sa religion mo, protected ka na, masaya ka na, and you think, no? Ang kaisip, no, nasa isip ng mga Hudyo at saka ng mga Kristiyano noong time na yon, eh, safe na ako dito, okay na to eh, ba't pa ako didipat? So, disappointed si Muhammad. So, ang ginawa niya, bumalik siya sa Mecca. No, kasi doon naman yung point of origin niya. At tapos doon na lang siya nagpalakas. Kaya mapapansin niyo yung stronghold ng ano nung araw base sa history. Ang stronghold ng ano ng Islamic religion ay nasa Mecca. Kaya yun na talaga yung ginawang sentro, antimano. So pangalawa yung Medina, di ba? Kasi nga hindi nagawa ni Muhammad na makakuha ng maraming converts sa talagang gusto niyang tunguhin. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit originally nananalangin ang mga Muslim, yung unang mga Muslim, first generation, second generation siguro kasama na, ay sa ang direksyon ng Jerusalem. Okay? So, nung nagpalaganap si Muhammad, anong nangyari doon? Doon sa Mecca, yung Mecca originally, talagang ang mga tao dyan, parang mga warlords sila. Ngayon, pagka ikaw ay baguhan daw, mag-ingat ka kasi tapya sa leg mo. No? Kailangan sumunod ka sa customs noon. Tapos, yung Kaaba, antimano, no? Ewan ko, baka ang alam kasi ng ibang kapatid natin, mga Muslim, yung Kaaba ay nilikha nung panahon ni Muhammad na. O kaya, basta ano siya tumubo. Diba? Yung parang tumubo na nandun na lang yun. No. Binuo yan ng mga pagans. Dedicated yun sa mga Diyos-Diyosan ng kung sino-sinong Diyos. Kaya nga yung Kaaba, pag tinignan mo yan, tinignan mo na malapitan sa mga pictures yan. No? Makikita mo na may mga nakaukit doon at saka doon sa mismong loob na mga deities na hindi naman wala namang kinalaman sa Islam. No? Makikita mo yung mga simbolo doon, yung mga itsura ng mga Diyos-Diyosan doon na Diyos-Diyosan ng Zoroastrianism. Na makikita mo doon sa etakop, tapos yung iba hindi identified sa iba. I mean, identified sa ibang religion, pero iba-iba sila, parang small religions o sasabihin naman ng iba ay cult, may following siya. So, ano kasi yon? Ang Kaaba kasi, nung unang panahon, nung hindi pa yung sakop ng mga ng Muslim country, no? Yan kasi ay, di ba, puntahan yan. So, kahit ikaw, halimbawa, gusto mo, naniniwala ka na itong boteng ito ay Diyos mo, dali mo itong boteng to, pumasok doon sa Kaaba, o pumunta ka doon, sige, lagay mo yan, lagyan mo na altar, o sambahin mo, okay, walang makikialam sa'yo. Diba? So, ganun na nangyari. So, nung dumating si Muhammad, ang feeling niya, tapos sinasabi niya na may apparition na nagpakita si Gabriel, inom na ako. Sabi sa kanya, nagtuturo daw ng bagong reliyon, no? Eh, pangaral daw niya yon. Unti-unti niyang kinumbinsi yung mga nado sa paligid niya. Siyempre, makukumbinsi niya kamag-anak niya. Hanggang sa lumaki niya lumaki. Tapos, ngayon to nangyari, hindi ganun ka na parang sa words lang naniwala sa kanya, hindi. By conquest. Ang ginawa niya, ginamitan niya ng dahas para makakuha. Kasi, yun ang orientation ng mga tao sa Mecca nung araw, eh. Talagang gagamit ka ng might mo para makumbinsi mo yung mga tao. Siyempre, medyo sineswerte siya sa digmaan. Nakuha niya hanggang sa nakakuha siya ng 10,000. Mga converts yun. So, marami doon, meron doon naniniwala talaga sa sinasabi niya. Yung iba naman, sumama sa kanya for convenience. Yung iba naman, natatakot mamatay. Diba? Iba-iba dahilan. So, in short, pag tinignan mo naman isang buo yan, no? In short, ang Muslim sila lahat, 10,000. Tapos, unti-unti na niyang sinakop yung lugar na yun. Hanggang sa lumawak na lumawak yung kanyang influence.
lumawak na lumawak yung kanyang sako. Pero hindi naman siya na-declare as hari, no? Siya talaga ay isang religious leader hanggang sa namatay siya. Ganon. So siya yung founding father ng ano ng Islam. At yun, lumaganap pa. Long story short, lumaganap na hanggang sa umabot sa Southeast Asia, sa East Asia, sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Nga pala ang di ba ang Indonesia ang Indonesia ang may pinakamalaking population ng mga Muslim, hindi Saudi Arabia, no? Although 20% ng mga Muslim ay nasa Middle East, pero 12% yata ang nandito sa yung naka-concentrate, yung 12% ng population ng Muslim ay nasa Indonesia, tapos followed by mga Hindu yata, no? 12% ng population ng buong mundo yun, ha, ng mga Muslim. Kasi 87% ng nasa Indonesia ay Muslim. Okay? So, natuloy tayo. Tuloy na tayo. So, yung kung ganun man ang ibig sabihin ng Islam ay submission, hindi nakatakataka yun. Kasi ganun yung ginawang paraan ng ano, ni Muhammad. Eh. Ganun yung ginawang paraan niya. Parang sa Christianismo, dumating dito mga Kastila, gumamit sila ng dalawang paraan. Cruz at saka espada. Ganun yun. So, kung hindi ka makuha sa cruz, hindi ka makuha sa santong dasala, kukuhanin ka sa santong paspasa na may talim. So, ganun na nangyari sa istorya ng ano. Kaya, ng sa Muslim religion, sa umpisa, no, nung tinatayo yan. Kaya, hindi ka takataka, guys, ganito, na meron silang kultura na parang warlike sila. Kasi ganun yung origin. Ganun yung origin. Tingnan natin. I-connect natin. Di ba, napapansin ninyo, ang mga Israeli, parang palaban sila lagi. Natatandaan nyo? Kasi na, paano ba nila nakuha yung kanilang promised land? Pinatay nila yung mga tao, yung wipe out nila yung lahat ng kaharian na nasa loob ng Kanaan at nasa paligid nito para makuha niya yung ano, promised land. Diba? Pumatay sila ng maraming tao. Okay? So, nasa history naman yan. Hindi naman yan, hindi ko naman invento yan. Nasabi ko lang. Kaya hindi nakatakataka na kapag nagkakasagupa ang mga Arabs at saka mga Israeli ay talagang parang isang malaking digmaan talaga. Kasi talaga, by nature, ganun sila. Kasi ganun nila nakuha eh. Ganun nila na itayo yung bansa nila eh. Ganun nila na itayo yung kanilang reliyon. Hindi nakatakataka yun. No? Sige, punta tayo doon sa susunod. Teka, may mga kausap pa ba ako? Okay, may kausap pa ako. Tinitingnan mo lang ha, kasi mahirap na yun. Mamaya wala na pala ako usap. Okay, ikaw may nagpapa-adjust ha. Ayan, ito yung sources na. Sige, may i-add ko lang to. Sa totoo lang, ang sarap niyang ituro kasi ang dami kong, kung marami kang sasabihin, no? Marami kang maiintindihan. Ganito yan, hindi natin sila dapat i-condemn guys kung ganun man ang naging paraan nila. Kasi po, syempre, lalo na ko ikaw, kagaya mo, kagaya ninyo, kung ano yung na kinagisnan mo sa pamilya mo, tapos sa community mo, yun yung akala mo tama. So, sino ba ang nagde-define ng tama at mali? Ang nagdidikta nun ay society kung saan ka nandun. Hindi siya pwedeng idikta ng ibang bansa sa'yo. Ididikta yan ng pamilya mo primarily. Kasi siya yung bumubuo ng pagkatao mo. At saka yung paligid mo. Halimbawa, yung barangay mo. No? Isama mo na lungsod. Ganon. Para yung community mo. Okay? So, okay, right? Kung ganun man sila, na naging ganun sila, hindi nila totally kasalanan yun. Ngayon, pumapasok lamang na nagiging kasalanan mo yun. Halimbawa, yung pumapatay ka ng kapwa mo, no? Na walang katuturan. Sa ngalan lamang ng paniniwala mo. Pumapasok ng masama yun kapag hindi na acceptable na pumapatay ka ng ganun. So parang ganun. Kaya nga natutulig sa yung mga kapatid nating Muslim. Kasi nga, yung iba, masyado nagiging extremist. Naniniwala na sila na parang, kasi merong mga, parang ganito lang yan, parang sa Christianity, diba? Diba, there was a time na naniwala ang maraming Kristiyano nung araw na nakakatanggal ng 7 deadly sins ang pagpatay ng mga Muslim sa panahon ng crusade. At kung nakagawa ka man ng mga kasalanan,
mabubura lahat doon. Mapupunta ka pa sa langit kapag sumama ka sa crusade at pumatay ka ng Muslim, regardless kung anong age niyan, kung anong gender niyan, di ba? Oh, okay, kahit pag nakawa mo sila, gasain mo, walang problema. Kasi nga, yun yung naging problema. May nagtuturo ng mali. No? So kung na-create man ang kultura ng violence sa dalawang reliyon na to, sa Christianity at saka sa Muslim, na magkalabang-magkalaban mula nung unang panahon pa, eh dahil kagagawan ito ng mga nag-guide sa kanila ng mali. Okay? Si Jesus Christ hindi naman niya nag-guide ng mali. Ang problema, yung mga alipores ng mga sumunod na generation na. Kasi nga guys, hindi lang religion yung pinag-uusapan eh. Politika. Pag pumasok si politika, pumapasok ang self-interest, ang power, and domination. Kasi gusto nung iba, sila yung tama. Sila yung gustong mag-hold ng kapangyarihan sa nawawala na yung tunay na kahulugan nung itinayo na reliyon. Okay? So parang ano, sounds familiar, di ba? Parang ganun ang nangyayari kahit sa politics natin sa Pilipinas, sa local scene natin. Ganun ang nangyayari. Kaya parang sana matigil yung ganun. Kaya lang, yung reality, hindi siya talaga nagkakatotoo na matitigil. Okay! So, tayo na lang, tayo may control sa sarili natin, umpisahan natin sa sarili natin. Okay, balik tayo dito. So, ito yung mga basic beliefs ng Islam, no? So, alam naman natin yan, believe in God, tama yan. Naniniwala sila sa Diyos, syempre, meron lang silang isang Diyos, si Allah. Okay? Ang bigkas daw talaga dyan ay hindi Allah. It's Allah. Allah. Pinag-aralan ko paano bigkas yun. Pinakikinggan ko, tapos ginaya ko. Sabi ko, ah, ganun pala. Kasi talaga sa Robin Padilla, pagka binibigas, hindi Allah, it's Allah. Pero kung Allah ang bigkasin nyo, okay lang yun. Okay? Hindi naman kabastusan yun sa mga Muslim. Basta mahalaga sa kanila, huwag mong gagaguhin, huwag ka gagawa ng joke about Allah at saka kay Muhammad at saka sa Quran. Huwag na huwag yun. I remember, may, di ba, may minabalita parang a month ago o 2 months ago, may pinugutan na, ano, na teacher sa France na ginawa niyang ano, parang cartoon, caricature si Muhammad. Pinalabas nila naman niya yung mga estudyante, no? Para hindi naman sila ma-offend sa gagawin niya. Kaya lang, may knowledge na yung mga students eh. Ba't mo mag ipalalabas eh? Siguro may gagawin ka dyan, no? At tapos nalaman nila sa mga klase na, in short, nakarating yun doon sa community ng mga Muslim, tapos may isang isiraulo, na understandable na, pero sa term ko si Raul, kasi bakit pa niya kailangan pumatay ng gano'n, pwede naman niya kausapin, sinampigan na lang sana niya, di ba? Na nangyari ay inabangan siya sa labas, tapos pinugutan siya ng ulo, yung teacher, kawawang teacher, dahil lamang sa, nabastos niya yung simbolo, o yung kinikilalang pinakamataas na propeta ng Islam. Kaya nga tayo, mapapansin niyo, 'di ba? Pinagtatawanan na ng Muslim sa atin, sa Katagalugan, no? Kasi nga iba sila magsalita. Matatanggap nila mapagtawanan mo sila dahil sa itsura nila, sa salita nila, ganun. Kahit pa sa kultura nila, pero 'wag mong pagtatawanan yung kanilang propeta na si Muhammad. 'Wag sila makakarinig ng hindi maganda na sinasabi against Allah at saka sa Quran. Nako, manalangin ka na. Di ba? Manalangin ka. Napakadelikado. Okay. So, eto. Given naman yan. Nababasa naman ninyo. No? Eto nga pala i-upload ko. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng lecture nito. Tapos lahat ng mga materials na nakita ko na pwede nyo magamit, i-upload ko. Sana basahin na lang ninyo. Okay. So, ayan. Naniniwala sila sa prophets. In fact, si Jesus Christ, kinukonsider na as one of the prophets. No? Hindi siya kinukonsidera na divine. No. Definitely, hindi sila naniniwala si Kristo ay divine. Lalo-lalo na si Kristo ay anak ng Diyos. O Diyos. Pangalawa talaga sa Diyos. I mean, di ba? So, kung ano man yung paniniwala ng Christianity, hindi sila naniniwala. They shared with Judaism pagdating sa paniniwala kay Kristo. Ang tingin nila, although, sa Judaism, hindi rin naman nakikita as prophet si Jesus Christ, no? Nakikita lang siya as a nagtangka na maging religious leader, but it's more on a political leader, rebel. Yun ang tingin ng Judaism kay Jesus Christ.
hindi siya pinaniniwalaan siya ang Mesaya. Ang tingin sa kanya, gumagawa lang siya ng gulo at banta sa paniniwala ng mga ano, ng mga scribe at Pariseo, 'di ba? Parang ang sama. At least kahit papaano sa Islam, medyo maganda-ganda naman ang pagkakakilala kay Jesus Christ, 'di ba? Okay. Okay, tuloy natin. So, naniniwala na sila sa judgment. Yan. Sa divine predestination, naniniwala sila dyan. Okay, meron dyan. Pakita natin. Okay, marami rito. Okay. So, Muslims believe in one unique and incomparable God. Walang anak ang Diyos sa kanila. Isa lang yon. So, si Allah, isa lang siya. Walang Diyos. Hindi sila naniniwala sa existence ng Diyos anak. Hindi sila naniniwala doon. Kasi walang anak si Allah. Although, syempre, ang kanyang mga naniniwala sa Islam, mga anak yun. Diba? Pero hindi yung anak na parang mula sa kanya, nagkaroon siya ng offspring, ng God din. No? Hindi naniniwala mga Muslim doon. Okay? So, eto. Most Muslims believe the Christian Trinity consists of God, Mary, and Jesus. Pero yung kung may paniniwala man silang ganito, pero hindi para sambahin nila. Wala silang ganun. Ginagalang naman nila si Jesus. Si Mary, ginagalang nila. Ito, ginagalang nila. Kinikilala naman nila na nanay ni Jesus Christ yun. Niniwala sila doon. Pero yung wala yung talagang yung Trinity na kagaya ng sa Catholic Church. Walang ganun. O kaya Trinity na kagaya ng paniniwala ng ibang Christian denomination. Walang ganun sa kanila. Okay? Yan. Naniniwala sila sa existence ng angels. Kasi in fact, si Gabriel, ang nagpakilala kay Muhammad, ng reliyon na Islam. Diba? So, naniniwala talaga sila sa angels. Yan. So, ito, yan. Believe in God's revealed books. Yan. Muslims believe that God revealed books to His messengers as proof for mankind and as guidance for them. Yan, yung Quran. Binigay yan ng Diyos sa kanila. So, naniniwala sila na yan talaga ay sacred, hindi ang gawa ng tao. So, kung paano ang mga Kristiyano ay naniniwala na yung luma at saka bagong tipan ay holy, no? Holy books yun. Kasi ang Biblia naman, collection ng many books yun eh. Hindi lang naman isa yan. Collection yan eh, no? Although pagka ikinalkal mo yung history ng Bible, meron diyang hindi isinama. So nagkaroon ng usapan, no? Ang mga bishops sa Rome nung araw, pinag-usapan yan, alin ba ang i-accept lang as divine at alin yung hindi isasama dyan. Kasi mapapansin nyo, kaya nga bakit meron palang lumalabas na libro si Judas, no? Pero ibang mga aklat na hindi sinama kasi hindi talaga acceptable. Tapos yung Bible ng mga Christians, no, yung Christians talaga, yung alam natin na Christians, no, ay iba sa Catholic Bible, no, na iba pa yon. So ayan, dito tayo. So meron dito sinasabi, the Bible is viewed as revealed by God but subsequently corrupted. Bakit ganun ang statement ng Islam na kinikilala naman nila yung Bible as Word of God, kaya lang later on naging corrupt yun? Eh kasi unang-una, kailangan nilang maiba, nangangaral sila ng isang reliyon, tapos ganun din pala gagamitin nilang libro. Diba? Kaya lang, kailangan ni Muhammad ng matibay na ano, ng panggagalingan. So, naghanap siya ng foundation. So, kinikilala niya na part ng foundation ng Muslim religion ay yung Bible. Kaya lang, yung Bible, hindi siya pwedeng maging accepted yung kabuuan niya sa Muslim religion. Kasi nga, na-corrupt yun. Ibig sabihin, meron siyang mga pangyayari doon na hindi nakatanggap-tanggap sa kanila. Okay? So kahit pa sabihin mo yung version ng mga Christians, no, Christian denomination sa labas ng Catholic Church, hindi nila gagamitin 'yon. No? Meron talaga silang sarili, yung Quran. Kasi syempre ano 'yun eh, sabi ko nga sa inyo, hindi lang religious ano 'yan, decision 'yan eh, political decision 'yan. Okay. So, Muslims believe in the prophets messengers starting with Adam. So para sa kanila si Adam ay prophet. Samantalang sa Bible, sa ating mga Kristiyano, prophet ba yan? Di ba first man? Adam is the first man. Tapos siya rin yung ano, may kagagawan kung bakit meron tayong original sin. Kasama si Eva. Si Eva yung nanukso daw. Di ba? I mean, nag-udyo kay Adam na tinukso ng ano, ng ahas. No? So, ito yung mga kinikilalang prophets. Inom na akong konti.
tutuyo, lalamunan ko. Okay. Tapos si Prof, si Muhammad, ang last prophet. Si Muhammad ang last prophet and the greatest prophet of them all. Para sa kanila lang. So, well, tama naman sila. Kasi yun ang paniniwala nila. Okay. So, kung yun talaga yun, edi yun na. Ganyan, wala tayong kontra doon. Okay. Ayan, naniniwala sila ng sa Day of Judgment. Di ba sa Christian religion, naniniwala tayo na time will come, Jesus Christ will be back again. Di ba? Mula sa langit. So, bibigyan na lang tayo lahat. Baka kung ano ginagawa niyo bigla. Ginagawa niyo, tapos biglang darating. Ay, second coming na pala. Ayan na pala si Jesus Christ. No? Yun yung iba ay kinatatakutan. Sa totoo lang, pag napag-uusapan niya, kinatatakutan na lang yung second coming. Bakit? Hindi sila prepared. No, kung naniniwala ka sa second coming of Jesus Christ, tapos hindi ka prepared, parang ayaw mo pa. Kasi, kapareho kasi ng pagdumating si Christ, parang katumbas yun ng kamatayan. Of course, pangalawang buhay mo yun, di ba? Lalo kung maliligtas ka. Kaya lang, syempre, hindi mo na magagawa yung ginagawa mo for yung everyday life mo. Di ba? So, parang yung iba, hindi pa sila prepared. Okay, o kaya yung iba, feeling nila, makasalanan sila, hindi nila napo-fulfill yung gustong mangyari ni Jesus Christ na pagbabago ng buhay mo. Hindi sila ready, parang ayaw nila. Okay, so naniniwala din sila daw. Pero hindi si Jesus Christ ang babalik, no, para sa mga Muslim. So naniniwala sila na pagka after you die, meron judgment. No, naniniwala sila doon. Okay? Tapos sa kanila, walang assurance na yung sin mo ay mapapatawad. So, yun yung medyo may conflict, no? Kasi pag tiningnan mo sa Christian religion, although sa iba't ibang denomination, hindi pare-pareho. Merong isang religion na once saved, always saved. May ganong, merong ganong aral, no? Meron ako naririnig na ganon. Hindi ko nababanggitin. Meron namang, ano, yung sa Catholic Church, alam naman natin yun, kahit panahon pa ni Jose Rizal, na kunwari, kahit naging masama kang tao, tapos kapag namatay ka, pwede ka pa ipanalangin. No. Pero sa ibang Christian denomination, hindi sila naniniwala doon kasi once you die, wala na 'yon. Tapos na, that's the end of it. Hindi mo na pwedeng baguhin ang sarili mo. So kung ano nang nagawa mo, recorded na 'yon, wala ka nang pwedeng gawing adjustment doon. Unlike doon sa Catholic religion, na kahit ikaw ay masamang tao kung ano man, parang pwede pang mabago yung kalagayan mo. Nandun ka pa lang sa ano, parang ang dating kahit masama ka, pero ang tingin sa'yo ng mga kasagpi mo, ng mga kamag-anak mo, eh, hindi ka naman talaga totoong masama. Ang ilalagay ka sa kategory sa ano, sa lugar ng purgatorio. So, hindi ka diretso impyerno. So, pwede ka pang maalis doon. So, yun yung na, alam natin sa Catholic religion. Kailangan naman natin i-respect yun kasi paniniwala nila yun. No? Paniniwala ng mga Katoliko yun. Okay? So, binabanggit ko lang. So, para magkaroon tayo ng comparison. Okay? Tapos sa mga Muslim, eto nga, yun yung unfortunately na ituturo minsan sa mga Muslim. Na hindi naman ako nagtataka kasi yung isang paniniwala na lalo na pagka ikaw yung kabilang sa jihad, no? Yung holy war, meron kang misyon, tapos yung mga suicide bombers, di ba, pinasasabog ang sarili nila, yung uso ngayon sa atin, nauso na sa Pilipinas. Ginagawa nila yun ng ang feeling nila dahil turo naman sa kanila yun, na-brainwash sila na ewan ko kung gaano katotoo sa kanila ang aral, no? Pero I don't think tama yun. Kasi even yung mga imams, hindi naniniwala nun, mali daw yun. Na pagka daw ikaw'y nakapatay din na, nagpasabog ka sa sarili mo, tapos napatay mo yung mga Kristiyano, eh, automatically, makakarabi ka sa langit. Nakasakay ka pa sa chariot nun. Diba? Dadaling ka sa langit. Ano yan? Na, ano, ang papatakbo daw yung mga puting kabayo. Alam mo, may mga ganong paniniwala. Eh, kasi nga, napasok ang kahit anong ang Islam ng mga extremists, no, ng mga fundamentalists na ang gusto nilang mangyari ay yung gusto lang nilang tama sa isip nila, tapos nagka-create sila ng sarili na doktrina na minsan labas na doon sa paniniwala ng original na religion nila, no, nagka-create sila tapos nabibrainwash nila yung mga tao para gumawa ng masama, para makakante. Well, in fact, political belief lang naman nila yun, eh, no. Nagiging extremist lang sila, tapos gusto nila na gawin yung ano, yung hindi talaga tama ginagawa nila. Well, bagamat inirerespeto natin sila, pero hindi na lang natin para gawin yun. Masama talaga yon. Okay, teka, baka ako nalilibang, so ang haba ng sinabi ko.
Kasi hindi maiiwasan, guys, na magbigay ng side story. Kasi nasa side story ang pagkakatuto natin. Kasi ganito yan, guys. Ganito lang yan, eh. Baka kasi sabihin nyo, sir, ang dami nyo naman side story para kay Sir Mondes. Kasi kaya ka naging ganun ako magturo. Kasi anyone can read this. Sa totoo lang. Kaya nyo mabasahin ito, eh. Bigay ko na lang sa inyo PowerPoint. Basahin nyo na lang. Diba? Pero yung stories na alam ko, yung mga pakahulugan, yung pagbibigay ko ng analysis, sa akin yun. Na yun lang dapat isinenshare ko sa inyo. Na makakatulong nyo para mag-isip kayo. Hindi yun para baguhin ang paniniwala nyo. Pero binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-isip and rethink kung ano man yung alam ninyo ngayon. Okay? Doon pumapasok kasi yung learning. Teka, tingnan natin. Baka wala na akong kausap. Ayun, meron pa. Ayun, nakikita ko. Ayun. Okay. Binibisita ko eh. Mahirap na yun. Okay. Tingnan natin. Ayan. Bibilisan ko kasi, ayan, ganun ginawa ko kapag binilisan ko eh, para dalawa makover natin religions. Okay, ito yung sa belief in predestination. So, the belief includes four things. God knows everything. God has recorded all that has happened and will happen. Whatever God wills to happen, happens. And God is the creator of everything. Diba? Sounds familiar, right? Kasi nga, yung kanilang aral ay hindi naman nalalayo sa ano sa Judaism at saka Christianity sa aspetong ito. Diba? Tama naman yun. God knows everything. Diba? Kahit naman sa Christianity at saka Judaism. Tama yun. Wala tayong duda doon. So, common na sila. Diba? May common na sila. God has recorded all that has happened and will happen. Okay? So, tama naman din yun. Kasi kahit sa Christian at Judaism, naniniwala naman tayong tama yun. Lalo-lalo no sa born again, nakikita ko mas ini-stress yun. Ini-stress yan. Kasi born again ng daddy ko, tsaka yung eldest brother ko born again, Pentecostal sila. So ako, bata pa lang ako, lumalaki ako. Although si mama, ano siya, Catholic. No? So hati-hati dito sa bahay. Ako, ano, may access ako sa mga materials ng born again. That's the reason why meron akong kaya ko na-discover yung ano Babylon mystery religion na sana binabasa nyo. No? Kasi yun yung nagdala ko bakit ako na-expose, no? Sa iba't ibang paniniwala. Kasi nga itong born again may tendency sila na banggitin yung kasiraan ng sorry sa ano. Lalo-lalo na pagkabago ka pa lang sa church, tapos parang feeling mo, yun lang yung tama. Eh, inabutan ko sila ganun eh. Bago na-convert yata daddy ko at saka yung kapatid ko, 1985. So, ang edad ko nung 7 years old, may isip na ako. Nagtatalo sila lagi ng nanay ko, kasi nanay ko, katoliko eh. Ang point lang doon, yun yung minsan ay mali sa nagiging approach ng ibang bago. Kasi they think na sila yung tama. Saka gusto na lang masabi ng tama sila, aapakan na lang yung paniniwala ng iba. Which for me is wrong. Kaya yun yung reason kung bakit ako hindi nag-religion. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako namili ng isang religion na aanibal lang. Bakit? Kasi sabi ko, pagka ako nag-umanib sa isang religion lang, ay nagkakaroon ako ng bias. So tamang-tama naman, nung pumasok sa akin na hawakan ko itong subject ko to, hindi ako bias sa isang religion. Sinasabi ko lang kung ano yung observation ko. No, I'm not saying na isang religion mali, isang religion tama. Walang ganun sa akin. So, lahat yan may kapintasan. Walang isang reliyon na makakapagsabi na wala silang kapintasan. Meron sila. Pero, nagkakatalo na lang sa dami ng mabuti doon sa religion na yun. Okay? Kasi lahat naman yan, meron kapintasan niya. Meron at meron yan. So, kung hahanapin mo yung perfect religion para sa'yo, wala kang makikita. So, kung kayo ay choice ninyo magkaroon ng sarili ninyong religion, it's your choice, no? Ako naman. Pero ako ay hindi atheist. Yan liliwanagin ko. Naniniwala naman ako sa... Pero ako, Christian ako, pero wala akong religion. So, balik tayo dito. So, ito kasi, kaya ako nabanggit yun. Kasi yung God has recorded all that has happened and will happen. Naaalala ko yun nung bata pa ako. Kasi, sa Christian belief, merong ano yun eh. Nakikita ko yung... Kinawa ko to, para may pang-sample. Parang, kunwari libro. Yung aklat ng buhay, no? Yung mga ano rito, mga born again, alam niyo yan, naririnig niyo yan, di ba? Yung aklat ng buhay, nando na daw ang destiny mo. Di ba? Mula nung pinanganak ka hanggang sa mamamatay ka, nando na lahat nakatalayan. No? Tapos, eto pa. Kaya nagiging complicated yun. Ganito yung guys.
inom lang ako. Kaya nagiging complicated yun. Kasi sa Christian religion, kahit pa sabihin mo sa Judaism, tapos dito sa Islam, ayaw pakialaman ng Diyos ang free will. So kung napanood din yung Bruce Almighty, di ba nagbakasyon si Morgan Freeman as God, no? Siya yung God, siya yung God Almighty. Binigay kay Jim Carrey yung kapangyarihan niya. So magbabakasyon siya. So ang point ni Morgan Freeman nun, kunwari, siya sige, ano, God Almighty yan. Sa'yo muna yung kapangyarihan ko, abilin ko sa'yo. Tapos, pero hindi ka pwede mag-mess up with human's free will. Hindi mo pwede pakialaman yun. Kaya nga si Jim Carrey, nung hiniwalayan siya ni Jennifer Aniston sa pelikula, pinipilit niyang ma-win back yun sa pamagitan ng kapangyarihan niya, hindi niya magawa. Kasi yung free will ay hindi niya pwedeng pakialaman. So, ganun din ang ginawa ng Diyos. Yun ang reason kung bakit si Eva at si Adan nagkasala. Kasi sinunod nila yung free will nila. Hindi sila sinakal ng Diyos kung anong gagawin. Naglabas si God ng order, ng mga utos, pero ang tao ang nagde-decide kung susundin niya yun. Diba? Parang pareho lang sa panahon natin ngayon. Bawal ang hindi magpe-face mask, lalo na paglalabas ka, makikahalubilo ka, pero ilan lang ang sumusunod. Diba? Nagkakaroon lang ng pagsunod ng matindi kapag meron ng threat na ikaw ay ikukulong, ikaw ay ihuhulin, ikaw ay mumultahan. No? So sa Diyos kasi, meron naman siyang sinasabi ng, nung, kasi tignan mo, ang sabi niya, ang pinaka-threat niya doon, mamamatay ka pagka tinikman mo yung, kinain mo yung ano, prutas ng, ano, ng nakakaalam ng mabuti at masama. Eh kaya lang, nakumbinsin nung si Eva, di ba? Alam naman natin yon, children's story na yun, Bible story yun nung araw, di ba? So, and yet, kahit alam ni Eva na mamamatay siya, sinabi na ng Diyos, niya, ng Diyos sa kanya, eh, kinikman pa niya yung, ano, yung prutas. And the long story, ano, and that happened. And the rest is history, di ba? So, ganun nangyari. Tama naman yun. Ito, balik tayo dito sa divine predestination. I agree naman dito, doon sa sinasabi niya. I think you will agree. Whatever God's wills to happen, happens. Well, kung pagbabasihan natin yung aklat ng buhay, yes. Kung ano will niya. So, kung pababayaan ka niya, kasi ngayon nga, binigyan nga niya tayo ng free will. So, kung gusto mo magpakasama, bahala ka. Ganun ang gagawin sa'yo ng Diyos. So, ultimo kay Allah, ganun din sa kanya. Diba? Although, meron silang rules na kailangang strictly sinusunod. Kaya lang makikita mo naman, kahit mga Muslim, nag-violate din doon. Diba? Yung sa panahon ng Ramadan, bawal kumain. Makikita mo kung pumupuslit kung kakain. Bawal mag-sigarilyo. Mag-sigarilyo. Pero may isang bawal sa kanila na nalaman ko kay Jamalia pala. Alam niyo kung ano yun? Bawal pala talaga, bawal pala sa kanila LGBT. Oo, bawal pala sa kanila. Kaya pagka, kunwari, kaya walang bakla daw dun. Walang bakla, walang tomboy. Although, magmamanifest yun. Kaya lang talaga itinatago na pala. Kakatago-tago. Kasi sobrang bawal daw. So, may hindi daw magandang mangyayari. Siyempre, ano ka, mapapagalitan ka, kung anong isa-sanction ka. So, kaya nga mapapansin nyo, walang baklang Muslim, walang tomboy. Although, kung meron man, tagong-tago, nagkakatago-tago. So, God is the creator of everything. So, tama naman yan. No? Naniniwala tayo dyan. So, makikita nyo dito yung comparison ng Christianity at saka Islam. Kasi sila yung magkalapit eh. No? So, tingnan natin. Ito yung Apostles' Creed na very Catholic. No? Pang-Katoliko kasi yun eh. Ewan ko, ginagamit ba yun ng ano, born again? I don't think na ginagamit Apostles' Creed. Although, ginagalang naman yan. Kasi paniniwala yan. Okay. So, makikita nyo rito na may mark na red yung hindi pinaniniwala ng mga Muslim sa Apostles' Creed. Papakita ko sa inyo. So, wala muna to. Ito yung ano, yung Apostles' Creed, di ba? Isa natin. Yan, ano, katapusan na yata ito. Tapos, ito, ibabalik yan. Babalik. Ayan, okay, ulit. Yan. So, dito sa Apostles' Creed, naniniwala naman sila sa God Almighty, pero hindi sa God the Father. Sinabi ko nun sa inyo ito nung una. Hindi sila naniniwala dyan. So, kung hindi sila naniniwala sa the God, the Father, hindi rin sila maniniwala sa only Son. Kasi wala mang Father. No? Wala namang inanak eh. Kasi hindi naging Father si Allah, no? Kaya walang God the Son, no?
hindi sila naniniwala doon. Pero naniniwala naman sila doon sa Holy Ghost, yung Holy Spirit. Naniniwala sila doon. Tapos, naniniwala sila na pinangalak si Jesus Christ, yung isang virgin. Naniniwala sila doon. Ayan. Ayun, eto. Ito yung something na parang magtataka. Ay, hindi siya naniniwala, hindi pala naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ ay nag-suffer, nag-crucify, tapos nung, alam mo yung lahat ng pangyayari, hindi siya naniniwala. Iba paniniwala nila. Kasi bakit? Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo na on the third day ay nabuhay. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay just like Muhammad na tao. Tao siya, pero prophet. Diba? Holy siya, holy. Pero hindi siya talaga yung anak ng Diyos. Kasi yun nga, ulitin ko, in the first place, walang anak ng Diyos. Walang God the Son. Kaya hindi mangyayari. Yung sinasabi, well, He ascended in heaven, into heaven. Ayan. Pero hindi mangyayari ito. Ayan. Hindi mangyayari yung uupo sa kanan ng Diyos. Diba? Hindi mangyayari yun. So yung sinasabi na nauupo sa kanan, maaaring may trono, no? Okay, yung isa naman, sa isang reliyon na narinig ko, hindi naman eksaktong trono ang inupuan ng... Kasi basta nasa kanan. So, kanan. Ito yung kanan ko. May isa akong reliyon na naringgan na hindi daw sa... hindi eksakto sa trono na kaupo. Kundi, kumbaga, may trono si God the Father. Tapos nakupo si Jesus Christ dito. Hindi, sahig. Sahig. Pero, mataas pa rin yun. Kasi mataas ko yung lalagyan nila. So, nasa kanan siya. Okay? Share ko lang yon. Kayo na lang umalam kung anong religion. Okay. Hindi totoong, ayan, to, from hence he shall come to judge the quick and the dead. Yung parang pagbalik ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ walang second coming sa ano, sa Muslim. Basta pag may merong destination ng ano, ang kaluluwa pagka namatay, pero hindi kasama din yung ano, second coming ni Jesus Christ, no. Okay. Ayan. So, the Holy Catholic Church, hindi sila niniwala dyan. Kasi nga, ayan, the communion of saints, ayan. Forgiveness of sins, syempre, niniwala sila dyan. Resurrection, yan, niniwala sila. Ayan. Eto, may ibibigay ako sa inyo mamaya na link sa YouTube tungkol sa 5 pillars of Muslim practice. So, yung shahada, salat, saka tsaum, at saka hajj. Okay? Meron dyan na ng documentary na ginawa ang British Broadcasting Corporation. Ang ganda-gandang material. Mga isang pamilya sila ng mga Muslim. Tapos pinakita doon kung paano ano yung paano tumatakbo yung ano, yung 5 pillars of Muslim faith or Muslim practice. Okay? So, sa atin, sa Catholic, kahit sa lalo na sa Catholic religion, may confession of faith, 'di ba? May confession of faith. Siyempre, hindi, confession, sorry, na narito lang ako. It's more on, kinakonfess mo talaga kung ano talaga yung paniniwala mo, di ba? Sabihin mo talaga, okay? Tapos, yung ritual prayer, yan, meron sila doon. Nakikita natin yun. No, hindi matatapos sa buong araw, kailangan mananalangin sila. Samantalang sa ibang religion, lalo na sa Christianism, which we are all familiar with, makikita nyo, minsan ang mga members hindi nananalangin. Diba? O kaya may araw lang ng pananalangin, which is tama naman din kasi ano 'yon. Kaya lang yung iba hindi talaga totally nagpa-practice ng pananalangin. Yung iba naman, mananalangin sila pag kailangan nila ng manalangin. Diba? Gusto nang kausapin ng Diyos 'yon. 'Di ba? Discarded nila 'yon. Pero sa mga Muslim, strictly meron talaga silang oras. Meron silang ano sa pagkakataon sa bawat araw na kailangan mananalangin sila. Okay, itong sa isang documentary na napanood na i-share ko sa inyo mamaya ay merong yung pagbibigay ng ano obligation na alms, 'di ba? Saka mga Muslim kasi 2.5% 'yan, 2.5. Pero sa Kristiyano, sa Catholic Church, kung ano kaya may bigay, no? Pag may idinadaan na buslo, 'di ba? Maglalagay ka doon, no? Sa basket. Kung may ibibigay ka, kung wala naman okay lang. Pero sa ibang religion, may required. Diba? Sa born again, sa ibang born again, naririnig ko, ano, 10%. Anong tawag daw? Ikapu. Pero ang ikapu kasi ay practice ng Israel. No? Israel. Particularly ng mga Levita, binibigay sa mga Levita. Kasi nga, tandaan nyo guys, diba, sa 12 tribes ng, ano, ng mga anak ni Israel, yung mga 12 anak niya, may isa doon na tribo na hindi naman kasama sa nabahagi na ng lupa na teritoryo sa Israel, doon sa kanilang promised land.
ito yung mga Levita. Ang mga Levita, no, nagmula sa angkan ni Levi. Sa kanila nagmula yung mga saserdote. So lahat ng panig ng ano ng Israel nung araw, may mga saserdote yan ang galing sa lahi ni Levi. Hindi sila pwedeng mag, ano, magkaroon ng sariling property talaga. Of course, may mga personal property sila, pero yung lupa, hindi. Wala silang territory na parang hawak talaga nila. So, dahil doon, binigyan sila, ang bukod sa pribilehyo nila, na parang nakakausap nila yung Diyos ng mga Israelita. No, sila yung nakikitungo doon, sila tumatanggap ng mga, sila yung pinakapare, sila yung tumatanggap ng mga alay. Binibigyan din sila ng ikasampu, ikapu, no, para makatulong sa kanila, sa kabuhayan nila yan. Tapos ngayon naman, pero yung ikapo na yun ay alay din yun at the same time sa Diyos. Kasi nga, eto, pag nag-aalay nung araw ang mga Israelita sa ano sa tulong ng mga saserdote, yun naman inaalay na ng mga pagkain doon, ang kumakain din naman doon ay yung mga saserdote, no? Yung mga Levita na saserdote at the same time, no? Okay? Pero ano, tatandaan ko hindi naman lahat ng Levita ay ano ay saserdote. May mga may lahi lang sa kanila. Ang lahi yata niya ay sa lahi ni Aaron magmumula. Okay, sa lahi ni Aaron. Okay? Tapos ang natatandaan ko diyan, kaso naputol 'yun eh. Kasi nagkaroon ng pagkakamali si Aaron, naaalala ko. Naputol 'yun sa ano sa panahon ni nakalimutan ko na nung panahon ni Absalom, ni Saulo, ayan, si Eli yata yun, na naputol sa kanya yung lahi nung kay Aaron na ang maglilingkod sa, hindi, sa kanya nagmula yung ano, yung sumpa kasi may pagkakamali siya, tapos naputol sa panahon ni Haring David, yan, basta naalala ko yun. Basta, titingnan ko doon sa recollection ko, ikokorek ko na lang ng sarili ko pagka nabasa ko ulit, okay? May ano siya, may naging sumpa. Ganun kasi yung sa Bible eh, may mga pagkakamali sila, sinusumpa sila. Tapos sa yung mga susunod generation ng nagsusuffer. Okay. Ito, yung Ramadan yan, alam natin yan, yung Psalm na nagaganap diyan taun-taon. Meron talaga silang ginaganap niya. Tapos tayo nga may okasyon pa, may Idil Fitr, no. May mga ganun pa. Tapos bilang isang Muslim, isang pribilehiyo ang makapunta sa Mecca, no. Makaikot dun sa Kaaba. Pero yan, may requirement dyan. Hindi naman pwedeng lahat ay pwedeng pumunta dyan. Particularly mga kalalaki ang Muslim. Hindi naman lahat ay required talaga. Siyempre, gusto mo. Halimbawa, Muslim ka. No. Gusto mo makarating ng Mecca. Gusto mo makaikot doon sa Kaaba. Kaya lang, meron siyang dalawang kondisyones. Una, kaya ba ng financially, kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Pangalawa, kung ikaw ay may diferensya physically, parang nalalawak na ako dito, hindi pa pwedeng pilitin na ikaw pumunta doon. So, ibig sabihin, nakakaunawa naman si Allah na hindi naman pa pwedeng uobligay ka pumunta doon. So, kaya pag nakikita ninyo sa binyang bayan, di ba, may mga sombrero silang gano'n. Ayun, ano daw yun? Haji na daw yun. Nakapag-hajj na yun. Okay? Sige. Yan, ang haba pa. Okay, so saying with the conviction, ayan, there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Ayan, tama yan. Sige. And a confession of faith. Ayan, ito yung ritual prayer. Ayan, 5 times a day. Ayan, nasabi, ibilisan na natin. So meron ditong breakdown, okay? Ayan, dawn, noon, mid-afternoon, sunset, night. Kung hindi ka Muslim, parang nawi-weirduhan ka, ba't ang dami naman beses na nananalangin sila? Eh, ganun sila eh. Okay? Ayan, 2.5%. Napamit ko niya kanina. Ayan. Sige. Pagkatapos naman ng Ramadan, nakakakain sila ng ano, ng marami. No? Kailangan hirap nun, no? Ang hirap talaga nun. Pero pwede daw eh. Pwede daw kahit tubig. Kahit papano. Talagang hindi mo na kaya. Pero talagang bawal yung kakain ka ng normal. Okay. Atin. Yan. Okay, may ano dito, pagka daw nakikipag-usap ka, never, mag-reason out ka, huwag kang makikipag-argue. Okay? Iwasan na makikipag-argue ka. Kasi unang-una, magkaiba kayo ng ring na pinag-uusapan. Yung isa, ang basehan ay Quran, ikaw ay basehan mo ay Bible. So, hindi kayo magkakasundo. Meron lang kayong mga common things na pwede pag-usapan, doon kayo mag-usap. Tapos, huwag, pagka nakikipag-usap kayo, alamin nyo kung lalo-lalo na ikaw, gusto mong kausapin Muslim,
Dahil hindi naman sila naiba sa atin, tao rin naman sila pareho natin. Ang point lang doon, walang discrimination, para maiwasan discrimination, okay, makaramdam sila na feeling nila, dinidiscriminate sila, eh, huwag nating i-insist na mas tama yung sa atin kaysa tapos sa kanila mali. Yun. Sharing na lang. So, both of you, matututo kayo. Hindi pwedeng isa lang ang matututo. O kaya siya lang ang matututo mula sa'yo. Mali naman yun. Okay. Ayan, oh, never talk down Muhammad or the Quran. Ayan. Tama yun. Saka syempre kasi Allah. Ayan, okay, meron dito. Ayan. So, sa mga Muslim, ayan, naniniwala sila sa law of Moses. Ito yung naglalaman ng ano, yung sa Ten Commandments. Ayan. Yung awit, no? Yung gospel, yan, naniniwala sila sa gospel dun sa ano, yung kay dun sa ano, bagong tipan, naniniwala naman sila doon, no? Syempre sa Quran. Yan, nakikita natin dito. Binibisan ko kasi ano na tayo, ano na ngayon eh, 5:36. Kaya ano kasi to eh, guide na to sa pakikipag-usap sa mga Muslim, okay? Kaya nasa na ba yun? Reason, don't argue. Ayan, nandito na yan. Never talk down. Ayan, nakalagay na dyan. Ayan. Yun, iwasan mag-joke. Ayan, don't make jokes about sacred topics. Ayan. Ayan, nag-joke ko yan. Pagamat iba sila sa ating paniniwala, iwasan nating maging, ano, maging maramdaman na lang iba sila. Kasi masakit sa damdamin lang. Kasi antemano, sila yung nag-discriminate na sa atin. Tapos dadagdag ka pa, iwasan mo yun. Okay?